pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao. Matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas, anupat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay na buksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng mga nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang Salita ng Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang gagaling. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat, sa harap ng mga anghel pupurihin kitang ganap, sa harap ng iyong templo ayuyuko at gagalang, pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipinakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. The Lord be with you, kababayan sa abroad o dito man sa Pilipinas. Ngayon nag-usap tayo dahil alam ni Lord. John 15, "You have been made cleansed by the word I've spoken to you." Konti lang ito, 5 minutes lang. Pero yung sasabihin ko sa iyo, sana ibukas ang Lord yung isip, ang iyong puso, para masabi mo sa mga kapwa mo. Ito yung pare nakasurvive sa gera sa Africa, Father Efren de Guzman, nakulong, na-torture sa Angola, Africa, na malaria, halos namatay, nabuhay para lang tayo mag-usap. Sa 5 minutes na ito, sana maibahagi mo ang paghahari ng Diyos.
Ang ngayon ay May 27. May, napag-usapan natin, yan ang pag-asa. 2-7-2, yun ang love and prayer na pag-usapan natin. At yung 7, yung 7, your 7 secret kung bakit ka nagiging successful sa abroad sa kabila ng maraming pagsubok. John 16, 26 to chapter 16, chapter 4. Ito yung spirit of truth na sinasabi ni Jesus. Pag sinabi niya, it is better that I go. Ganyan tayo kamahali, Lord. Parang tatanungin yung mga pamilya mo, ano, mag-aaral kayo? Eh, ayaw akong mamatay sa abroad. Makapangakain lang kayo. Makapagtrabaho ka kasi mas maganda kita nun. Kailan kaya gagandang pasweldo dito sa Pilipinas? Kasi ang Pilipinas, di pa na-discover yung na-discover ni Jerry Brown, governor ng California. Taas naman mong sweldo, malaki ikot ang circulation of money, basta mahalaga lang accountability, may transparency. Kailan kaya tayo maging ganun? Unti-unti. Meron pa naman 2 taon si Pinoy. Itong sinasabi sa Psalm 96, God's marvelous deeds, ikaw yun. Andun ka. Mula ngayon, huwag mo mapagtingin sa sarili mo dahil ito ang paring to, namatay na, at kaya hinukay na buhay kasama ko doon, 6 months loss of memory. Anong pinapasabi ni Lord kahit tayo nakita ngayon? Pag sama-samahin man anong yaman sa mundo, hindi maipapantay sa unique listening. Iniisip mo, sige na nga, the life I live now is not my own. Christ is living in me. I have reason. Isurrender ko nga lahat kay Lord. 1 Peter 5:7. Matthew 6, I have reason to forgive because there is no healing without forgiveness. Nasa abroad nga eh, masamain ang loob. Chismoso. Ha? CBN, chismoso bungangero nager. Bakit? Na ABS. Ha? Every Saturday, lasing. Ayun. Nag-asawa na ron. Nagkabita na sila. Nag-asawa na ng local. Eh, nakakalungkot. Kaya iba eh, may mga Pilipinong din nakakabalik dahil sa selos. Napapatay sa abroad. AB, alak, babae. ABS, S. Ano yung S? Ha? Ano na S? Alak, babae. Sugal. Imagine, doctor, nurses, engineer, magsusugal every Saturday night, gising umaga. Ha? Eat all you can. Ha? McDo, Jollibee, pizza, mga oil, sugar, alat. Ayan, maya. Uwi ng Pilipinas, may cancer. Eh, alam mo naman, pag nagsugal ka, ang kalaban mo, 5, 6, 4, eh, wala kang chance sa manalo. Wala kang maipapadala sa Pilipinas. But God's marvelous deeds, I have come that you may have life and have it in abundance. Mag-iipon, makapagpatay, mag-aaral ng mga bata. May future, pero itrain mo mga bata, huwag ma-spoiled. Ha? Huwag iwaldas ang pera dahil buhay mo na kataya. May iba dyan, sobra, OFW, padala ng padala kahit maghirap siya. Okay, mag-ipon ka rin, magtabi ka rin. At huwag mong ini-spoiled ang iyong pinapadalan. Kaya nga, itong mga ganyang inspiration, ha? Sabi ni Jesus, it is better that I go. Kasi, so that the Advocate, the Holy Spirit, will come into you. Paano darating Holy Spirit? It's not a matter of feelings. Tanggapin mo ang Holy Spirit, hinihinga mo siya, the breath of life. Sinurrender mo na ba lahat kay Lord? Nagpatawad ka na ba sa puso? Sinabi mo, Lord, grant me the gifts and fruits of the Holy Spirit. Andiyan na yung love, joy, and peace. Self-control ng isip, ng bibig, ng iyong krus, ng iyong damdamin, ng iyong buong pagkatao. Kaya recall those times in your life. When you experience the presence of the Holy Spirit, sumama ka ba sa LSS? Kahit walang LSS, hindi naman lahat ay mabubuwal. Ha? Andiyan siya. Tanggapin mo lang. Magbagong buhay ka lang. Powerful yet gentle because nagbago ka. Sinabi mo, sige nga, mag-ugali na ako ng ugali ni Jesus, Mary, and Joseph. Sa 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are the temple? Huwag ka na maghanap ng Holy Spirit. Temple ka. Humihinga ka. May purpose si Lord. Nasa iyo si Lord. Magmulangin, huwag mo ba pagtingin sa sarili. Kaya tayo nagkita rito dahil itong paring ito namatay na po, nailibing na ako. Kaya tayo nagkita rito para sabihin sa iyo, anumang yaman, huwag kang maingit sa mayaman, eh hindi maipapantay sa iyong pagbabago na ibabahagi mo ang paghahari ng Diyos. Your life does not depend so much for what you have, but for what others become, that in spite of your limitations sa pagsasalita, paano ka ibabahagi ang paghahari, isinasabuhay mo, hindi ka nag-iisa, kumuha ka na isang kaibigan, 2 or 3 are gathered, loving, forgiving, helping one another, that others may be attracted. At maganda rin, hindi kanya-kanyang pera, nagtatabi kayong magkaibigan para kung may nangangailan sa pamilya, ng pera,
hospitalization, living, pag-aaral, andyan, nagdadamayan kayo, tumutulong kayo. Yun po ang simbahan, hindi po gusali. Hindi yung paring ang andun lang. Sabi ni Pope Francis, oy mga pari kayo, oy, kayo mga Katoliko, wag lang yung simba-simbla. Hindi lang sacramental, hindi lang panlabas. Kailangan puso. Puntahan mo ang tao, dalawin mo sila, puntahan mo sila that they may realize their vocation. Kaya, naparito ang Holy Spirit para sabihin ang kamalian natin sa pag-iisa sa kasalanan. Kasalanan, naparito ang Diyos para tayo iligtas. About righteousness, para ikaw'y maging right person in the right time, right place with the right decision, right vision and mission. About judgment, kasi nga sa mundo tayo, it's easy to condemn than investigate. Siya nila nakita tayo ngayon, salamat. Imagine through TV Maria, galing ako ng Africa, wala naman ako masyadong contact. Biglang ibibigay sa akin, director ng Home for the Aged. Eh karamihan abandoned, wala lang kayong contact sa gobyerno o sinong mayaman. Nabubuhay lang kami kas kalahating sakong bigas araw-araw. Aba, pag walang makain, may dumarating. Sinabi ko na sa Miralco, putulin na po ninyo dahil wala kayong pambayad. Yung nagputol na umaga, electrician, babalik sa hamo dahil may nagpapakita raw na magandang angel sa kanya. Nakakatawa. At matatanda, ang ganda po ng lugar namin. Departure area. Minsan tatlo ang aming patay. At hindi namin basta inililibing. Limang araw para makita naman yung angel na matandang napakaganda na ngayon. Minahal namin siya. Wala man ang kanyang pamilya. Salamat. Ang ating contact po ay svd09easttimor@yahoo.com. SVD, Victory, SVD 09 dahil September ako. East Timor, dahil more than 2 years ako sa East Timor din, @yahoo.com. Mag-contact tayo at magre-report ako sa iyo na trabaho sa AITA, sa mga bilanggo. Hindi lahat ay may parokya, nasa university. Ako po yun, the least, the last, and the lost. Kung anong ginagawa ni isang pare, ni Cardinal, ni Pope, eh, sa lugar mo, pagbutihin mo, mahalin mo mga kasama mo, lalo na kung may mga maliliit. Salamat, and with you, what you are doing abroad at sa Pilipinas o saan man, sabihin mo, all for the honor and glory of God. Amen. Saw when he closed his eyes for the last time.